Hello guys, gusto ko lang share sa inyo yung story na meron ako. Ay nagpapasalamat to una doon sa kapatid ng nanay ko. Walang iba kundi si Pe, Tita Pe, na nagbigay sa akin ng financial para doon sa puhunan ko, sa pagtitinda, para masuportahan ko yung anak ko. Thank you po na financial na tulong mo sa akin para paikutin ko yung puhunan na yun. Ang hinihingi ko lang, ang tinanong niya ako magkano yung hinihingi ko, sabi ko 1.5 lang po. So binigyan niya ako ng 2,000, and nagpapasalamat ako dahil binigyan niya ako ng ganun. Sa totoong buhay lang, miyaw-miyaw din yung kalaman. Ang hirap din kasi nung sitwasyon ko, kahit na ganito ako, wala ko yung... Ang gusto ko talaga, magkaroon kami ng kuryente, tapos magkaroon ako ng hanap buhay para sa computer, and makapagtinda-tinda, and parang matutupad talaga. So, thank you sa blessing na mangyayari ngayon 2021. So, sabi ko kay mama, tigilan niyo yung paninigarilyo kasi lagi akong kalaban nila ako sa pag-encourage na matigil na yung paninigarilyo kasi magkano yung isang stick, magkano yung nakakalang stick sila ng sigarilyo, tapos yung alak pa, kwentahin mo na lang sa loob ng isang sigarilyo, nakapito. Tapos tinulungan niya ako sa financial na yun para makaraos ako, makapaghanap buhay. So maraming salamat kasi si mama, mahilig sila mag-yosi, yung alak. So ang hirap humingi ng tulong kapag yung alam mo naman yung tutulungan mo yung pamilya ay walang pagpapahalaga sa financial o sa pera. Sayang kasi yung pera. Una, yung sigarilyo, hindi ka dadalhin yan sa mabuti, lalo ka na magkakaroon ng sakit. So hindi nila, ang hirap tanggalin ng bisyong sigarilyo, lalo alak. Ako talagang nung high school ako, natutuloy ako manigarilyo pero tinigil ko siya kasi laging tumanim sa isip ko yung yung pagbunta ko sa ospital, yung amo ko, yung nakikita ko sa paligid ko, naging aware ako eh. Tapos minsan, umiinom ako ng alak, hindi naman ako nakipag-inuman ng maramihan eh. Kasi nga, syempre, hindi naman kilala yung pagkatao ko, yung ugali ko, mahirap din magkaroon ng kainuman na ganun. Kasi minsan, nakakainuman yung pa yung nagiging kaaway mo eh. So, yung mga close friends ko lang na kasama ko, kilala yung pagkatao ko, kilala yung ugali ko, mahilig akong kumanta. And then, kapag sigarilyo, talo talaga dyan. Kaya sabi ko, mama, tigil mo yung sigarilyo. So,